Sa NBA, malalaki talaga ang kontrata, pero ang take-home pay talaga ng isang player base sa report ay nasa 50 or 60% lang ng total contract kada taon. Depende pa yon kung saan bansa sila naglalaro, kung US or Canada. Isa pa doon kung sila ay resident din ng USA. So ito lang ang nakita ko dito. Si Victor Wembanyama kasi, gawin ko lang example dahil merong kasing loophole sa rule na yon. Base kasi doon, may resident at non-resident tax doon sa US. Base sa article, si Wemby ay dapat nasa US mula July until katapusan ng taon para pumasok siya sa US resident tax. Magbibigay pa rin naman ng tax si Wemby, pero iba kung ikukumpara mo sa mga resident talaga sa US. So hindi pa kasama dito yung ibabayad niyang tax kapag umuwi siya ng kanyang bansa. Unang taon pa lang to kay Wemby, pero kapag bumili siya ng property doon, ay doon na siya matatag na resident sa San Antonio. Isa pa, ang state din ng Texas ang isa sa merong mababang tax. Ito lang din yung nakita kong example pa. Medyo matagal na to, 2018 season pa. Si Steph noon meron $34.7 million na salary. Simula noon siya ang naging highest paid player. Pero dahil nakatira siya sa state ng California, lumaki ang nakaltas sa kanya. Sa $34 million, ang net income lang niya pumatak ng $15.2 million dahil yon sa mga taxes. Yung escrow na makikita nyo, hinuhold yun ng NBA pero binabalik pa rin naman sa mga players after ng season. Ng 2020, nasa $400 million ang binalik ng NBA sa iba mga players dahil nga noon nagbawas din ng game at inactivate din sa collective bargain agreement. Si Tyrese Haliburton naman, kung makikita nyo sa post na to, meron nakalagay doon na jack tax. Si Nikola Jokic nagbabayad ng $1.4 million na jack taxes kada taon. Ito yung simula ng pumirma siya ng malaking kontrata. Si Steph, LeBron at lahat ng players na lumalaro or merong road game sa California nagbabayad din nun. Ang walang jack tax or sinasabi nilang non-resident tax ay ang state ng Florida, Nevada, Texas, Washington at Tennessee. Sa mga article, hindi kasi makatarungan di umano ang pagpataw ng jack tax sa mga players. So matagal na kasi talaga yon, mga 1960s or 70s pa. Pero nagsimula talaga yon sa isang player at nagsunodan yung mga state sa US. Noong 1991 NBA Finals, tinalo ng Bulls ang Lakers. Ito yung unang championship ni Michael Jordan. 4-1 ang series na yon. Tinapos pa ng Bulls sa home court ng LA, ang The Forum. Ang setup pa noon ng format sa playoffs ay 2-3-1-1. Sa inis noon ng City of Los Angeles kay Michael Jordan, tinawagan nila ang accountant ni MJ at sinabing mag-i-implement sila ng non-resident tax sa mga visiting athletes. At dahil doon, kailangan magbayad ni Michael Jordan na non-resident tax kahit hindi siya nakatira sa California. Sa inis ng mga supporter ng Bulls sa ginawa ng City of Los Angeles or State ng California kay Michael Jordan, nagpasa din sila ng batas sa Illinois na tinatawag nilang Michael Jordan Revenge. Na lahat ng athlete na pupunta sa state nila or sa city ng Chicago ay magbabayad din ng jack tax. Iba-iba ang price nun. Ang tinamaan talaga nun ay yung mga naglalaro papasok ng California dahil malaki ang tax dun. Dahil sa revenue na nakukuha ng mga state dahil sa jack tax, nagsunodan din yung iba mga state na naglagay din sila nun. Ang isa pa dun, nakadepende kasi yun kung anong gagawin ng isang player sa isang state at ilang oras siya mag-i-stay dun. Ito rin kasi yung katulad ng kay Victor Wembanyama ngayon dahil nga papatak pa siyang non-resident sa NBA ngayon so far. Hindi lang player ang tatamaan kasi ng tax na yon, kasama lahat ng member ng team. Ibig sabihin kung water boy ka at kasama ka ng team, magbabayad ka rin ng jack tax. Dahil sa naging rule na yon kay Michael Jordan, yung iba mga state at city sa US ay nagkaroon ng malaking budget dahil milyon na nakukuha nila kada player. Ilista na lang natin sa 16 to 20 players sa NBA, 20 to 25 sa MLB at ilang players din sa NFL. Hindi pa kasama dyan yung ibang sports league. Nang 2013, ang state ng California kumita ng $233 million sa jack tax pa lang yun. Noon, hindi pa katulad ng mga kontrata ng NBA players ngayon. Kung hindi maglalaro ang isang player at hindi naman siya sasama sa team papunta sa isang state or city, ito lang yung nakita kong loophole na hindi siya magbabayad ng tax. Pero may player namang papalit sa kanya dun.
Ang Suns, merong apat na players na nasa $30 million patas ang kontrata kada taon. Naglalaro pa sila sa Pacific Division. Sa state ng California, at least tig-apat na game sila sa teams gaya ng Golden State, Lakers, Clippers at Sacramento Kings. Kapag sunod-sunod na araw pang nasa road games ang Suns, sa California, mas lumalaki ang jack taxes ng player. Hindi lang binago ni Michael Jordan yung NBA, kundi buong major sports sa US. Kasama din dito yung mga state sa Amerika dahil nga sa mga nakukuha nilang revenue dahil binigyan lang ng non-resident tax itong si Michael Jordan nang tinalo nila ang Los Angeles Lakers noong 1991 NBA Finals. Kaya nga tinatawag din siyang greatest of all time, hindi greatest basketball player of all time. Magkaiba yun.